When we approach God, are we humble enough to admit our sins before Him? Or we are dealing how good we are in the eyes of the Lord? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang tao, isang Pharisee at isang tax collector. Ang Pharisee po ay isang uri ng religious leader sa New Testament. Nakikita po natin na lagi niyang kausap si Jesus at ang mga disciples. At sila ang mga reliyosong pinuno ng lipunan na nag-o-oppose nang narito pa ang ating Panginoong Jesus. At kahit pa sa panahon ni Pedro at Juan, sila ang tumutuligsa sa katuruan ng Panginoon. At isa dito ay ang tax collector na tinuturing na makasalanan nung panahon na iyon sa ilalim ng pamumuno ng Roman Empire na sumasakop sa Israel. At sila po ay mga Hudyo na nagtatrabaho sa mga banyaga. And therefore, ang tingin sa kanila ay traitor o makasalanan. At totoo naman po na ang iba sa kanila ay nagpapasobra sa paniningil ng buwis. So, ang dalawang taong ito ang tinutukoy sa Luke chapter 18 verses 9 hanggang 14, which entitled, Hands Up, Guilty. And in verse 9, then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I'm not a sinner like everyone else, for I don't cheat, I don't sin, and I don't commit adultery. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week and give you 10th of my income. Kung titingnan po natin dito, ang Pharisee, habang siya ay nananalangin, wala po siyang inaamin na kasalanan. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay malinis at walang bahid na pagkakamali o mayroon siyang self-righteousness. In verse 13, but the tax collector stood of a distance and shared not even lift his eyes to heaven in as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. At ang tax collector naman po, habang siya ay nananalangin, halos hindi niya po maitaas ang kanyang pagtingin sa langit. He beat his chest in sorrow. Sinusuntok niya po ang kanyang dibdib at ang sabi niya, Diyos ko, kabagan mo ko sapagkat ako ay isang makasalanan. In other words, mayroon po siyang pag-amin at pagpapakumbaba na siya ay guilty to his sin. And in verse 14, si Jesus na po ang nagsasabi nito, I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Tandaan po natin, ang taong nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Samantala, ang nagmamataas ay ibinababa. Pero madalas kahit guilty na tayo, hindi pa rin maamin ang ating kasalanan. Tama po ba? Kaya ang sabi ko dito, if you think that you are not guilty, na malinis ka, wala ka namang ginagawang masama, o hindi tayo ang may kasalanan, check your hearts. We need to assess ourselves. Baka feeling mo okay ka na, wala kang ginagawang mali, mas magaling ka sa iba, open your heart to the Lord. Sabi nga po dito sa Matthew 7:3-5, ASND, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo man pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Most of the time, mas nakikita po natin ang mali ng iba kaysa mas malaki nating kamalian o kasalanan. Number 2, reflect. Alalahanin natin ang lahat
ng nagawa nating kasalanan at pagkakamali. Sabi nga po dito sa Psalms 139:23 verses hanggang 24, si David po ang nagsabi nito, no? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Kaya ba natin gawin ang ginawa ni David nang siya ay nagkasala? Yes. Basta ba marunong lang tayong umamin na we are all sinners and guilty. At handang magpalinis sa Panginoon. And now that you know that you are guilty, as in Romans 3:23 says, for all have sinned and come short for the glory of God. What to do? Number one, admit your sins, your faults, and shortcomings. Hindi po natin kailangan i-justify na wala tayong mali. Aminin mo, kapatid, na nagkasala ka. Marami kang kapalpakan at kakulangan sa harap ng Panginoon. Ang sabi nga po dito sa Luke 18:13, but the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. Number two, repent and be humble. In Luke 18:14b, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Wala naman po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. At ang taong nagpapakumbaba ay may kapalit na reward sa Panginoon. Sila ang kanyang itinataas. And for my conclusion, sa kabila ng ating mga kakulangan, kapalpakan, kasalanan, and even our pride, alam mo ba na handa ka pa rin patawanin ng Diyos? Yes, for He is full of mercy and faithful to us. Ang sabi nga po sa 1 John 1:9 and KJV, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Confess the truth and your sins to God. Umamin ka na. Hands up, kapatid. Sumuko ka na sa Panginoon. Lahat ng mga kasalanan mo, mga grudges sa puso mo, nang may pagsisisi at pagpapakumbaba. And you will be forgiven to all your sins. At mamuhay ng malaya, ng may saya, at tama sa mata ng Diyos. Amen. And let's pray. Thank you, Father, for your word. Thank you, Lord, as we worship you, we praise you. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis. Patawarin niyo po kami sa aming mga kayabangan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Patuloy mo pong linisin ang aming mga puso. Linisin niyo po ang aming mga isip sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for all the blessings that you have done. Kahit na po na madami naming mga ginagawang hindi kaluguran sa iyong harapan, but still, you are merciful. Kayo po ay napakabuti. Patuloy mo kaming pinagpapala sa aming mga buhay. Lord, bistaman pandemic at tsuka, lagi kang mag-protect. Kaya kami, ka mawawalan nung nanuman po itang mabubuting bagay na pagkalob mo. Kaya kami, thank you, Lord, for the wisdom, for the knowledge and understanding. Maraming maraming salamat po. In Jesus' mighty name, amen.